ng makinang lambot. Walang break in, break in. Walang break in, break in. Darcho. Saan pa tayo? Sarap. Alam mo pa sa buhay. Si Bak yung DH to. Kurbada pala to. Utang ina, ilang kaya third year nun? Puta, pumalo ata ng 190 yung third year ko. 190 ata yun ah. No, grabe oh. Top speed ka to. Dito saan tayo? Nakakanibago, 1,000 dala. Siya putang ina. Walang kahirap-hirap dito sa 1,000 oh. Nakailang kaya siya? Nakailang kaya siya? Puta, yung motor mo walang kahirap-hirap eh. 160. Nag-160 ka? Mabakal pa yun. 160 kasi. Tingnan mo na, nanuna eh. Sabi yung puta sa motor ko to, para mamamatay.
Parang wala lang sa motor mo eh. Tagil. Sarap. Palayuin natin yun. Kasi mahabol natin yun eh. Ang problema lang dito, ang tagal niya abutin yung top speed. Dito sa dulo. So, wala. Ang top speed nito alam ko 220. 210, 220. Kasi ang taas ko 510. Ang bigat ko 85 kg. Ang smooth ng ano, tunog. Saka ang lakas ng hangin dito. Ganyan lang, alalay na lang takbo ko. Sana mag top speed tayo pag hindi katulad sa 1000cc ko na mabilis niya maabot yung top speed dito. Ano, kailangan niya ng ano, mahabang daan para maabot yung top speed niya. Katulad yan, mga ganyan. Kaya may sabi kay mga gustong pumili nito, solve na solve ko yung mga idol. Yung speed, yung performance niya, yung handling, sa high speed niya, walang wobble, sulit na kayo rito. Kaya kung gusto niyo pa ng mas ano, mabilis, mag 6R. Yan, 6R. O kukulangin kayo, mag 10R kayo. Kasi sa kategorya niya na 400cc, putik na yan. Sobra-sobra na yung binibigay nito na power sa high-speed. Ganda talaga rito.